Nagiging accepted naman na ang rabbit meat ngayon. Natatanggap nila na ang rabbit is not only for pets, but also for food production. Yung entire farm niya, I think is so big, no? Ilang talong... Rented ko lang to eh. Mga 3 hectares lang ito. Si Michelle ang kumuha. Oh, so Michelle is the Rabbitchon. Oh, Rabbitchon. So you're a supplier now for yes. Rabbitchon. Guys, another episode of Agri sa Agri, and right now we are here with Athony Yap. Athony Yap, and sir, how big yung farm niyo dito? Ano lang to, 30 heads, 30 does. 30 does. Yung entire farm niyo, sir, I think is so big, no? Ilang anong susuko? Rented ko lang to eh, mga 3 hectares lang ito. 3 hectares lang ito. Okay. This is the breeding area. Breeding areas. And how many babies do you have here right now? Mga roughly 50 to 60. And then the mommy rabbits? 30 ang mommy rabbit. And is there any special setup? Yeah, nag-ano lang kami para hindi sila masyadong bilad. Pero at the same time, sa lalim ng puno, para hindi rin masyadong mainit ang yero. Yeah. And then, lagyan ko ng, instead of using yero din sa side to prevent the sun from coming in, we got coconut leaves. Yeah, ang ganda. Para mas presko siya. So, ano-ano pong mga breeds yung ano? Sari-sari ang mga breeds na to kasi I was really intending on just raising New Zealand White or ano. Pero ang hirap kumuha ng rabbit stocks ngayon. Mm-hmm. So, Michelle, when she was ready to give up her breeders, contacted me. So, mixed yung mga breeds niya. May broken. I'm not sure kung talagang chinchilla yung ano. They crossed some of their breeds na kasi. Cross breeds na. So, ang ako naman, basta round ang body type, okay na ako kasi I'm not into the genetics of the breeds naman. Kasi meat production ang... For meat production. For meat production ang punta niya. Sa akin, it doesn't really matter kung ano yung breed niya as long as yung body conformation niya maganda. Yung mas maganda yung... Tapos, tignan natin ngayon kung maganda rin ba ang reproduction cycle niya. Pero somehow, may mga namatay na ba? Meron na. Meron na. Kaya nga, sila, pinakikiusap yung kids dito kanina, sabi ko, I cannot sell yung number 20, anak ng number 24 kasi namatay na yan. Gusto kong makita ko anong produce ng line niya. I see. Kaya sa tags ko nakalagay yung ano kamukha niyan, anak ito ni number 3. Yeah. Kasta siya ni Buck B. Yeah. So pinanganak siya ng 79. So that I will carry on hanggang sa lola. I see. So B3 sasama sa kanila when they get assigned their number na pag ready na sila for breeding. And then pag nanganak sila, B3 plus their assigned number plus kung sino ang sire nila, ililista ko rin. So I have 2 generations for the monitoring. Yeah. Para walang inbreeding. Usually, sir, yung cycle ng pregnancy ng rabbits, no, kahaba or gaano kabilis? Ang sinasabi nila is usually 30 days ang ano, para manganak siya. Okay. Pero sa experience ko, nasa 31 to 33 ang karamihan ng nagiging panganganak nila. Okay. After manganak, how many weeks na pwede siya ulit na for breeding? After manganak, we let the kids stay for 1 month. Okay. Ngayon, pag hindi masyadong maganda pa rin yung kids, ina-extend ko kumisa ng 5 days. Okay. After weaning the kids, usually at 10 days, kung maganda yung conformation ng katawan ng nanay, we breed again. Actually, so 10 days after... 10 days weaning. After weaning. No, after weaning. Yeah. After inalis mo na. So that's around 35 days. Yes. Yeah, roughly. Oh. Some people, they just do 30 days, but for your case, you add extra 5 days. Depende sa condition ng mga bata. For na yan, from them. And basta ilalagay mo lang yung nest box, usually a day or two before she gives birth, magpa-pluck siya ng hair niya. And siya na mismo ang gumagawa. Oo. Ang ano nga dyan, huwag ka daw maglalagay ng kahit na ano. Kasi aalisin nila yung ilalagay mo. Iba naglalagay ng damo eh. Aalisin lang nila yon. I see. So you let them build their nest.
ano yung mga things to avoid? Huwag lang silang mababasa, huwag mauulanan. That time na pinapasok ng daga, there were times na pagdating namin, nakain yung... Inaatake ng daga rin. Oh, I didn't know that. So, like this kind of setup, very open lang siya. Oo. No? So, how do you monitor? So, may solar light kami. Para sa gabi, may ilaw. Usually, hindi naman masyadong lumalabas yung daga pag ano, nasa labas yung... Nakabilad. Ah, okay. May stand lang yung solar light ko. Pinapasok namin dito. Pagkamaliwanag sa gabi, hindi masyadong hindi masyadong active yung daga. I see. And then, I have one dog na dito na natutulog. Sabi ko nga, sanayin mo from puppy na nandito yung aso para hindi niya ginagalaw yung mga rabbit. Oh, tapos siya ang pinaka-guard nila. As I can see, lupa yung ilalim. Oo. Yung iba, cementado. What is the... Sa akin, ideal ang lupa. Okay. Kasi yung ihi ng rabbit, napakapanghi. Pag sa cemento yon mag-stay. Pag sa lupa yan, drain lang siya ng drain. I see. Tapos, meron kaming pangkayod. Every 2 to 3 days, kinakayod lang namin yung ilalim. Hindi nagbabasa, so hindi nagbabaho. Kayod lang, tapos yan, panlagay sa mga napier, panlagay sa mga dragon fruit. So sir, so far yung production yun, meat production, meron na kayo sinusupplyan right now or? So, ano, nag-start pa lang ako. So yung ibang dose na nabili ko noon, with kit sila, si Michelle ang kumukuha. Oh, so Michelle is the Rabbitchon. Rabbitchon. So you're a supplier now for Rabbitchon. Yes. Yeah, because they don't have a farm yet. Ano po ma-advise yung sa mga mag-uumpisa pa lang? Like for your case, you started last March, no? Oo. So, ano yung pros and cons in a way? Ano lang, bago ka mag-start, make sure you have forage source. Okay. Kasi yung feeds, madaling bilhin. Uh-huh. Yung forage, kuminsan mahirap maghanap ng damo na sure kang malinis. Ano po ba yung pwede? Like napier grass and other things? Actually, kahit na anong... grass naman, kakainin nila eh. Ang nasabi lang sa akin noon, huwag ka magpapakain ng hagonoy. Hagonoy? Yung halaman ng hagonoy, mabaho, na ang bulaklak niya, sari-saring kulay na maliliit. Hindi ko pa alam. May amoy yun eh. Pag nasagasaan mo yung hagonoy or nabali mo siya, ibang-iba yung amoy niya eh. I see. Yung what's gonna happen pag yun ang... Bloating daw ang problema mo pag nagpakain ka ng hagonoy. And magagamot pa naman? If ever. Magagamot if you catch it on time. Tapos, prepare your cages. Kaya ako nga, bago ako mag, ano, meron na akong talagang cages na nakahanda bago pa umanap. Kaya medyo nagulo lang ako ngayon dahil nga biglang binigay nila Michelle itong mga breeders sila. Yeah. I wasn't ready for that. Tapos nag-lockdown. Yeah. I could not get more screens to make cages. Kaya ngayon pa lang ako nag-uumpisa ulit gumawa ng grow-out cage. On the business perspective po, what's the exciting thing about you venturing on this? Sa ngayon, exciting na malaki ang demand ng ano niya. Yung actual na ROI at ikot ng pera, hindi ko pa na ano ngayon kasi nasa expanding stage ka kaya puro out ang ano mo. Yeah. Hindi ko pa namang monitor ang talagang gains niya. Yeah. Ano? So basically more on setting up right now. Kasi maliliit pa rin naman so wala pa masyadong. So do you intend to also create your own restaurant or your own products or more on focused on the breeding? I think I'll focus more on the production. So becoming a supplier. Meat supplier. So what can you share to everyone, sir? Ano, nagiging accepted naman na ang rabbit meat ngayon. Natatanggap nila na ang rabbit is not only for pets but also for food production. Ang DA agreed and classified the rabbits as livestock na. So it's very healthy na pagkain. It's very easy na mag-alaga. Kung nasa bahay ka lang, siguro you have 3 does and above. And mabilis siyang dumami, madali siyang alagaan. So sir, are you promoting your rabbit meat production already or somehow you're just on the silent right process? Now I don't have to promote because Michelle calls me up. Sir, meron na. Wala pa, Michelle. Hanap ka muna. So Rabbitchon alone talaga, yes, okay, then, na. Yes. Okay na. So they're already just
waiting for you to give them supplies. Anyway. Yeah, so there you go, guys. Very simple and really good setup here, very humble setup, but going to on the aggressive side because meron na silang 30 mommy rabbits. And definitely, after 1 year, I can't imagine how many rabbits na. Pero target ko lang naman is mga 60 to 90 heads. 60 to 90 heads. Na those, yeah. But eventually, because for the case of Mitch, nagsimula sila ng a pair and then almost 11. They ended up having almost more than 200 rabbits. But so if you have that kind of number, talagang in multitude na after a year. Kasi isip ko, if I have 60 to 90, at least hindi ko problem yung market na sanuya out. Sila lang makukuha na nila. So, yeah, thank you sir for your time. Welcome. Panoorin natin ang Agri sa Agri. Just search it at Sparks TV.